mga ka-teammate, Ginebra, nakakuha na at nakakita na ng dudurog sa mga opensa nitong si Mikey Williams ngayong maghaharap muli ang Ginebra at TNT Tropang Giga. And Greg Slaughter, masaya. At ano itong good news na dumating sa kanya? So yan nga ang ating mga tatalakayin, mga ka-teammate. Kaya wag na nga nating patagalin pa. Tara, at atin ang pasadahan yan. So about nga muna tayo rito patungkol kay 7-foot center na si Greg Slaughter. Sa hinaba-haba at tinagal-tagal nga na hindi nakakapaglaro ng basketball sa PBA itong si Slaughter, ay sa latest report nga po dito, muling magbabalik hardcourt na ito. Kaya lang hindi nga po sa PBA, kundi sa liga sa Japan. So kabilang na nga po si Greg Slaughter sa mga Pinoy na kinuha bilang Asian import sa B-League. Sa latest nga pong report sa kanya, pumirma na nga po ang dating PBA Phil American player na si Greg Slaughter sa Japan B-League Division 2 para nga po sa koponan ng Rising Sephir Fukuoka. So base nga po sa ilang pahayag rito, kung isasama rin natin, masaya etong si Greg Slaughter at sobrang desidido makatulong sa kampanya ng bago niyang koponan para dito sa liga sa Japan B-League. So si Greg Slaughter sa last stint nga po nito sa PBA ay nag-average nga po ito ng 14.3 points per game, 9.3 rebounds per game, and 1.3 blocks per game. So magiging malaking tulong nga po yung mga ganang estilo ng average at ang maganda pa nga rito, mas magiging payapa na ang karir ni Greg sa mga talangkang bashers dyan na halos ay ayaw nga siyang tigilan. So bilang masasabi or komento natin na about dito kay Greg Slaughter, good luck Greg Slaughter para nga po sa iyong bagong journey as a basketball player sa ibang bansa. At about naman sa kampo ng Barangay Ginebra, so nakahanap na nga po ang Ginebra kung tutuusin ng pantapat nila sa gunner ng TNT na si Mikey Williams. So eto nga'y walang iba kundi si John Pinto. Si John Pinto nga po yung type ng player na game changer. Pag pinalaro mo siya ng more on shooting or scoring, nagagawa niya. Pag more on defense naman, mas nagagawa din niya. Si Pinto kasi, may ibang karisma yan pagdating sa mga depensa, nakakainis baga. Yung kaya niya nga pong sumira ng laro ng nakakalaban niya. So, isa na nga po sa naging biktima na nito ay itong si Mikey Williams. Nung una nga po na pagkaharap nila, di man agad napigilan ito nitong si John Pinto. Pero yung shooting ni Mikey Williams, nalimitahan nga po nito. At ngayon niyang makakaharap muli ng Ginebra, itong TNT Tropang Giga, for sure, aasahan natin na si Pinto ang patatauhin dito kay Mikey Williams. Dahil basa na nga po ni John Pinto ang laro nitong si Mikey Williams. So sa ngayon mga ka-teammate, ito nga lang po muna ang ating sports pasada.